Angelo Kwame, mas pinili ang Gilas Pilipinas kahit na may offer siya sa sarili niyang bansa. At NLEX Road Warriors, sinulit na kumuha ng new first assistant coach at Robert Bolick binigyan na ng magandang offer deal contract. Yan nga ang ating mga tatalakayin. Bago ang lahat mga ka-greatest, lilinawin lang natin lahat ng basketball update natin dito. Lahat totoo at hindi puro rumors. Kaya naman, pakisuportahan nyo naman po ang ating YouTube channel na ito, na Greatest Fireball TV. Please don't forget to like, comment, and share, and subscribe para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating legit basketball update. Patungkol muna dito sa kampo ng NLEX Road Warriors. Una na nga dyan ang pagpapapirma ng NLEX sa bago nilang player na si Robert Bolick ng 3-year deal. So matatanda ang parte ng nangyayaring 3-team trade si Bolick nung nakaraan at nakitang nag-debut game kontra TNT nito lang mga nakalipas na araw. So sa pagpirma nga ni Robert Bolick sa NLEX, inaasahan ang solidong commitment nito sa pagbuo muli ng maayos na rosters ng NLEX at pinaghahandaan nga rin nila ang mga paparating pang mga seasons. Inuulit natin, 3-year deal nga po ang pinapirmahan dito kay Robert Bolick ng NLEX. So mahabang panahon ito at inaasahan din ng NLEX na magiging malaking tulong ito sa kampanya nila, especially this conference at sa mga susunod pang komprehensya. Lalo pat wala sa NLEX ngayon ang kanilang original star guard na si Kevin Alas dulot ng patuloy panitong pagpapagaling sa kanyang tinamong ACL injury. At bago tayo magpatuloy mga ka-greatest, baka naman po pwede makahingi kahit isang subscribe lang. At kung mabigat naman po para sa inyo, kahit isang like na lang po para sa ating topic na ito. Maraming salamat po. So patuloy nga tayo mga ka-greatest. Patungkol naman dito kay Angelo Kwame. Alam nyo bang mas pinili ni Ange Kwame na maglaro sa Gilas Pilipinas kahit na may offer ito sa sarili niyang bansa? Noong nasa isang interview nga si Ange, alam nyo bang ito ang naging pahayag niya? There were offers from Ivory Coast, but I'm not really set about that. I talked to my mom about that, and I think my family won't be disappointed, even though they have plans for me. If I go with Gilas, they have more goals in future, and they project to be in the higher level of competition, like FIBA World Cup, and I want to be part of it. I've decided and I think I'll go with the Philippines. So alam naman natin ang nationality na ngayon netong si Ange Kwame ay isa nang ganap na Ivorian Filipino. So kung titingnan nyo grabe din yung respeto niya sa bansang nagtiwala rin sa kanya gaya ng Pilipinas. Kaya grabe katindi na rin ang pagmamahal niya talaga sa ating bansa . Handa nga si Ange Kwame magsakripisyo sa bansa nang walang hinihinging kapalit. Basta ang goal niya ay ang magsilbi at maibandera ang ating bayan. Kaya kahanga-hanga dahil matindi ang dedikasyon ng taong ito. Solid rumispeto at magmahal sa bansang nagpahalaga din at nagtiwala sa kanya. Baya magiling na masira pa. Ako si Angelo Kwame, lumalabang para sa bayan, Gilas Pilipinas, puso Pilipinas.